inyong puyat, and to all of our katrobes all over the online world and the universe, welcome to your favorite nightly interactive tambayan, Pie Night Love! Yes, we are your kapuyaters. You got me, Karen Mordendorf. You got, yes, you got her, and you got me, your bumbansang bordong Barbie, and Mr. GV Franny, Aaron Maniego. What's up, guys? And of course, you got me, Renee Dominique. Of course. Yes. Gorgeous. Ano yung mga sa dress mo? Sagging ba yan? Ha? Bananas sagging, ba yan? This is a retro sagging. Oh, yes. I love it. Sagging would make it retro. But thank you, of course, Lynn Durant, for that performance. Mamaya makakasama pa natin siya sa kwentuhan at kulitan. So stay tuned. Yes, sir. And speaking of kwentuhan, simulan na natin ang chikahan. Diba? At unang nating topic ang ganap sa On the Wings of Love na napanood ng ating mga katropay kanina sa Paborito. Napanood nga natin ang continuation ng kwento na Lalea at Clark. Grabe. So what do you guys think about this episode na tuluyan na ngang umuwi ng Pinas si Lea? Grabe. It must be so hard for her. Yeah. Ganun talagang broken-hearted, just confused. Ang gusto mo nalang gawin, umalis at, you know, magpag-isa. Especially yung reason nga, di ba niya, why she went to America is to find her mom. Yeah. So yun talaga, parang she had this whole fantasy in her mind na parang, okay, mamamit ko yung mama ko dito, I will start a new life here, matutulungan ko pamilya ko. But parang from the land of opportunity, biglang naging the land of heartbreak. Yeah. Biglang, diba? It's so sad. So tinatanong nga ng mga tao, where do broken hearts go? Bumabalik sa Pilipinas. Bumabalik sa Maynila. At you know what, naiwan nga mag-isa si Clark sa apartment nila. Tapos nabasa ang isang letter from Lea. Alam mo yung tipong I love you goodbye na sulat, yeah. Diba? So it explained na nalaman na niya ang nangyari sa nanay niya. At dahil dito, gumuho ang American dream niya. Oh, naging American roll na lang. Kung alam niyo sa mga restaurant. American roll? Yeah. Oo, yung mga sushi na. I guess, in the letter though, ito, medyo may paasa feels din eh. Kasi parang, oh, she shared why she left. Kasi nga yung mom niya buhay pala. Yeah. But aside from that, okay, dot, 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 sabi niya, baka pag magkita tayo sa future, maging tayo ulit. Oh, pero for now, hindi ko talaga kaya. Pag-uusapan natin yan later. More of that. Kasi kahit anon, kahit marami na nangyari sa buhay niya, parang mahalin pa rin nga yung babae. Oh. Speaking of pagmamahal din, nalaman din ng lover boy ni si Jigs na umuwi sa Pilipinas si Lea. Kaya gusto na din niya umuwi. Para yung take. Oo, sinisirin niya ang nanay niya nung kung bakit naging si Lea at Clark. Oo, kasi syempre nga si Tita Jack yung pasimuno nung kanilang, ano kumbaga, ng kanilang marriage, di ba? She was the one na kumonsente noon. Tapos, ayun, talagang nakakaawa naman din si Tita Jack. So she was caught in the middle of all of this. Yeah. Diba? All she wanted was to help Lea and her son. Pero it got a lot worse than that. Pero ito pa, ni-reveal din ni Lea kay Ate Tiffany ang lahat ng nalaman niya tungkol sa nanay nila. Na buhay siya. Oo, exactly. Siglang meron pa silang anak na si Kyle Echari. Yeah! Nung nakita ko si Kyle, like he played the young brother or stepbrother. So I'm like, what? Kyle is part of it, but that six-footer boy was this kid. Yeah. Can you just imagine, like kunwari tayo, malaman natin, meron pala tayong sibling na hindi natin alam. Akala natin, half. You know, yung patay, biglang buhay. Alam, nakaka-overwhelm talaga. So, she's so confused right now. Oo, pero at the end of the episode naman, nagkaroon ng heart-to-heart si Tita Jack at Jigs. Kaya at least parang mother and son na usapan niya talaga. Kaya, ano lang talaga, yung takeaway ko from this episode is even if there are lots of things going on, kapag nagkakaroon, there's no place like home, ika nga, di ba? Parang you will always have a family to go back to, kay si Lea, yung sister niya, di ba? Family is definitely forever, everyone, okay? Tsaka it's really hard then nakikita natin kay Lea, ang hirap na bit-bitin lahat ng problema mag-isa. So yun nga, it goes back to family. Always have people na pwedeng sumalo sa'yo during the times so talagang hindi mo na kaya, ang dami nangyayari. So, Alright mga katropay, sa mga susunod na araw, samahan niyo ulit kami sa Chikahan at Pakikimarites about On the Wings of Love. At para mas makarelate pa kayo sa usapan, watch na rin kayo ng Otwal sa Paborito 12 noon to 4 PM Mondays to Fridays. Yes, we've got more chikas later, kaya grab some snacks, some drinks at join in na sa aming kwentuhan, kantahan at bardagulan from Monday to Friday 9 PM to 11 PM. Yes, sir, at mapapanood niyo kami sa inyong TV, cellphone, laptop at kung anumang device
devices ang meron kayo at kung saan mang parte ng mundo dahil naroroon tayo dahil worldwide na tayo. Mm-hmm. Kaya naman, scan nyo lang yung digital boxes para sa ating mga nanonood from the Philippines, or you can check us on our YouTube channel. I am Pi Official, and syempre yung website namin, pi.com.ph. And again, we're on TV. Pi Channel is also on Sky Cable Channel 21 as a cable link. Then tayo Channel 100 and GCash. Yes, just open the app, go to GLife and tap on Entertainment. Yes, sir. At para kasali at active tayo sa usapan, tweet us using the hashtag PiNightLong or mag-comment ng wholesome content sa YouTube comment kalat, section. Kalat. Para makiba-feature din kayo dito. Yes. At pwedeng pa rin kayong pumunta sa aming website, pi.com.ph/join or scan the QR code on screen para makasali kayo sa real-time interactions namin. Yes, at dahil masarap ang usapan pag may tsaa, isa-serve na namin yan. Unfortunately, ito ay para sa mga Uzi Serats. Uzi Serats yun lang namin. This is Uzi News! Gentlemen, so this is our first Uzi News of the night. Alright. Uy! It's a lot of blings. Yes, it is. Speaking of blings, si Julia Montes flashes huge diamond ring. Netizens ask, engagement ring ba yarn? So yun nga po, sa mga stories po nila Julia Montes, nila, I think sila Dimples Romana din kasama niya. They had like, they ate together. Oh. They actually, dito lang malapit. Oh, malapit lang sa EBS. Malamang siguro after a project or whatever. Uh-oh. And then, ayun nga, sa pictures, kitang-kita yung ring. Para hindi naman halata yung pagkaningning niya, di ba? Sa Jaffiel ko, parang yun nga yung tinatawag nating soft launch. Totoo ba? Pero nahihiya kasi siya, parang, oh my God. Hindi pa naman. She's like, alam mo yun? Wala sapak natin sa pagmumukha namin sa atin. Gusto niya makita. So ano kaya to? Is this really an engagement ring? Oo, because si Julia Montes nga has been in a relationship. Has been linked pala. To our Provinciano himself, Coco Martin, for the longest time. Pero they never confirmed or denied. And of course, she also has a child already, diba? So hindi rin alam ng mga netizens natin kung sino ba talaga yung baby daddy. Pero naniniwala ba kayo that silence means yes? You know, she did not deny anything. Nung sinasabi nila, oh my gosh, engaged, wala siyang nireplyan. Happy siya. She's in a really happy place. And she doesn't owe anyone anything. Oh, naman. Diba? Yeah. So parang, she's just living her life. Lahat ng tao, parang, oh my gosh, ano nangyayari? Julia, are you married? Whatever. Pero siya parang, she's just living she's her just best like, we're life. Eating Japanese food. Oh, actually, gusto ko yung pagka-mysterious na ano, na parang hindi natin alam. Tapos parang, ooh, sila na. Kasi, I mean, sila na. Pero, I mean, well, it's naka-link nga eh. Naka-link. But the fact na yung ring, sobra talagang sumisigaw. Kasi kung tinatago mo yan, nasa binabaliktad mo yung ring para hindi kita yung bato, di ba? Oh, or marami kang suot na other rings para hindi siya agad mapapansin. So loud sobrang, and proud. Sobrang kita-kita nga yung, ano, yung link, yung cable link channel 100. Yes. Hey! Pero speaking of soft launching, so we can consider this or we can assume that this is a soft launch of something to come. Kayo ba? Paano ba kayo nagsasoft launch ng partner ninyo? Kasi we discussed, na if ever man magkaroon man kayo. Kasi we discussed this na before, how to soft launch. Gabi na yung if ever. If ever man magkaroon man kayo, like will. In the future. You know, I'm the type na who likes to announce every single step of the way. You know, kunyari, nag-wiwi na ako. Hindi naman. Oy, good idea. Good joke. Kunyari, nag-propose na, ganyan. Tapos biglang bridal shower. Gusto kong i-celebrate yun. Ipo-post ko talaga. At gusto mo na ka-YouTube vlog? That's my personality. Oh. Pero I don't know about you guys. Gusto mo na ka-20-minute vlog, fully edited. Full-length vlog. Ano tawag dun sa, feature-length film? Same day edit. Sa wedding, same day edit. Gusto mo rin ng ganon for all of us. Surprise engagement, pero kailangan may same day edit. I love it. Ako medyo torn ako in between. Wala akong i-announce until I'm married na lang. Magugulat na lang mga tao. Magpo-post na lang ako ng wedding pictures. But at the same time, I also would like to share yung mga ganyang very memorable moments in your life, di ba? Kasi kailan ka lang naman ma-engage once, hopefully, di ba? But I mean... So yun. So parang ako syempre, I want once lang, di ba? Okay. Pero ayun, so I don't know. I'm medyo torn. I don't know. Parang hindi naman sa pagiging closeta or whatever, pero I like to keep, especially as someone who
most of my life is public. Gusto ko yung mga pinaka-special moments na sa akin lang. So, kuwari, malalaman na lang din yung mga katropay kung kasal na ako. Kung legal na dito sa Pilipinas, diba? Pero malalaman na lang yung mag-post ako, ha? I'm married! Yay! Parang I highly doubt it. Feeling ko you're gonna post na pag-post. Oh yeah, no, are you sure? Sabi ko lang yun, pero feeling ko talaga. I don't know, maybe it's introvert in me. Charot. Oh, diba? Iti-TikTok mo yan eh. But iti-TikTok. Ang sarap story lang time. Din, oo, na mag-soft launch. Ang sarap din na parang, you know, sino-soft launch ka. Kasi if you think about it, diba? Parang she's nagiging kinda, proud sa'yo. Yeah, she's proud. Tapos siya lang pala bumila ng ring na yun, na dami nating mga inuusap. Okay, okay. Binili si Green Hills. The self-love. Yeah, exactly. Pero diba, sobrang saya namin kay Julia kung ano mang reason na mayroon siyang sing-sing, tsaka masarap ang Japanese food niya. Diba, life is good and sana it will only get greater up and here. Pero speaking of, here is our next doozy news. From engagement, quote-unquote, to married naman tayo. Ito, and in this case, seasoned married couple na itong si Regine Velasquez. Ano yung seasoning? Sabi niya, seasoned. Ah, sorry. Winter, spring, summer. Winter, spring, summer. Ay, nako. Akala ko salt and pepper. Sige. Okay. Ito sabi ni Regine Velasquez. She admits na nainis siya. She got ticked off by bashers of husband, Augie Alcacid. Bakit ka natatawag, girl? Hindi kasi nung naunang nabasa ko to, she got tickled. Akala ko tickled. Tickled. Akala ko yun yung... Parang kilite. Admits being tickled. Oo, kasi nga, di ba, anong nangyari daw dito? She was in... Showtime. She was in Showtime. Tapos parang nahulog siya, nadapa siya on stage. Mm. And then ang dami mga netizens na nag-react because hindi man lang daw siya sinalon ng husband niya, which is also a host, na si Augie Alcacid. So parang a lot of people, you know, speculated na ano ba yan, ganyan. Or mas malala pa nga parang yung dahil doon, nag-aaway doon sa marriage nila. Oo, nag-aaway. Hindi ba may shaky grounds ba yung marriage nila ngayon? And then she responded to na parang, alam mo, okay lang naman daw siya, usually hindi naman daw niya pinapansin. But when it comes to her family already, doon na talaga na she has to fight for it na and take a stand. And patulan minsan yung mga bashers. Kasi minsan nga naman, they really go too far, di ba? Nahulog lang siya, actually pinagtawanan lang niya. Mm. Pero ngayon, the netizens really took it as something else. Yeah, a lot of them were like saying before na, ay baka lumalamig na yung relasyon nila, yeah, on the rocks na. Just because of that. Yeah, even before that actually, kaya parang nung nahulog siya, lalong lumakas yung mga bashing na ganun. And then she said, you know what, relationship namin hindi perfect. As in, pinaghihirapan nila everyday. It's work. She tries not to make it monotonous. Monotonous. Ang ibig sabihin nun, yung parang ginagawa niya ng paraan para maging exciting ang kanilang relasyon. Kasi ganun talaga magtatagal, di ba? Ang long-term marriage. Yeah. Oh. Pero kayo ba, kung nangyari man sa inyo to, na may nagbabash na loved one sa inyo, how will you defend them? Oh my gosh, ako yun nga, I'm very protective of my family and my friends. So talagang ako din, if may mga babash, ikaw yun nga, like, I will confront them also. May mga times nga kasi minsan na pag binabash ka ng isang tao, kaya mong palipasin if it's just about you. But when they start bringing in your family who they don't know or they don't know anything about, ay nako, I get overprotective when it comes to that. Minsan, thank God, hindi pa naman nangyayari, pero talagang napapatulan ko if kailanganin. Kasi yeah, that's my way of protecting my family. Like, say whatever you want about me, just huwag mo idama yung pamilya ko kasi first of all, you don't know them. Second, you don't do that. Yeah. You don't do that. Me naman, most likely, I will defend them in a way na parang I would post or say something positive about that person na salungat sa sinasabi nila. Hindi ko ibabash yung bashers. Parang hindi na ako le-level sa kanila. I would just say, no, but you know, my husband, ooh, or this person is actually ganto ganyan. So, proactive pero nice. Ganun ako. Miss nice side talaga. Yeah. Ikaw? Ako talaga, very defensive ako. Especially kung sa nanay ko or sa tatay ko. As in, I'm ready to throw hands, bro. As in, promise. Kasi kahit malamyaman ako, kaya kong gumanon kapag inatake man yung nanay ko. Lumabas yung Albi mo at saka ni Jinx. Lumabas yung pagka-Albi kasinyo ko. Oh my God. Kasi talaga kung magsasapakan ka. Ganun. Of course, you could do anything. Hindi naman sasapakan, pero more like parang ganun. Parang, basta yung ano. May pare. Pero you'd be very confrontational about it. Kasi yun nga, I agree with what Renee said na do whatever you want to me. Do whatever you want to me. Basta not to my family. Kasi kapag yun na, natapakan mo yung buntot ng beast.
analogy. Yeah, I think nga it's right na we do that kasi it's a responsibility, especially parang we're vouching for their ano eh, for their character, their personality. Pag nandun tayo, magba-back down yung mga bashers kung siya nga, 'di ba, dine-defend niya yung ano, yung partner niya. Eh anong ginagawa natin? 'Di ba? So sa lahat ng mga fans diyan, support lang tayo. Dapat positive lang. Happy okay. Yeah. Let's make the ano, universe happy. All right, mula sa pakikimartes, punta naman tayo sa pagbibigay ng tips sa Good Vibes. Susunod na yan dito lang sa High Night Love.